Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:24 ng umaga. Pwede ang ditsapsihon sa aki. Ang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Philippine Charity Sweepstakes Office, nagdiriwa ng 87 years of gaming for charity. Ang PCSO ay laro may puso para sa kawang gawa at pag-ahon sa pandemya. Narito naman na ang naging resulta na malaro may puso, tampok ang Super Lotto 649 at Lotto 642 na ang live draw ay ginanap sa PCSO Draw Court sa Show Boulevard, Mandaluyong City. Makain sa kanal, milyonaryo! Kaya alamin ang resulta ng paborito mong mga larong may puso ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Lotto 642, Mega Lotto 645, Super Lotto 649, Grand Lotto 655, at Ultra Lotto 658. Kasama rin ang mga Lotto Digit Games. Suportahan din ang Kino Lotto Express, Small Town Lottery, at Scratchy Cards Kaskaswerte. PCSO, 86 years nang walang humpay na malasakit. Hindi nakuha ang jackpot prize na 15.84 million pesos sa Super Lotto 649 na ang lumabas na numero ay 16, 18, 31, 23, 39 at 29. Walang kalaro ang nanalo ng jackpot prize na 16.84 million pesos. Ang mga numerong lumabas ay 15, 5, 17, 7, at 20. Ngayong araw na ito, suportahan ang mga larong may puso na may jackpot price na 49.1 million pesos at 10 million pesos sa Ultra Lotto 658 at Mega Lotto 645. Suportahan ang iba pang mga larong may puso kabila ang Lotto Digit Games, Kino Lotto, Small Town Lottery, Mini Sweepstakes at ang Scratch Cards. Para sa kabuang impormasyon at verifikasyon, maaaring bisitahin ang PCSO website sa www.pcso.gov.ph o ang mga FB pages na Philippine Charity Sweepstakes Office Official at PCSO Games Hub. Ngayong umaga, mapalad po tayo dahil makakasama po natin na muli sa pamamagitan ng telepono si Mr. Eherson Pambit. Siya po ang branch manager po ng PCSO Cagayan Branch. Magandang umaga po, Sir Pam. Sir Eherson, kasama na po kayo dito sa programang DWBL, ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Yes, magandang umaga, Dr. Hilda. And of course, sa mga listening po natin ng Health and Travel at Serbisyo Publiko sa iyong programa. Maraming salamat po sa pagtanggap po ng aking imbitasyon dahil po ito po ay biglaan lang. Alam po ninyo, ngayong umaga ko lang talaga siya natawagan lang. At ako po ay maraming, ako po ay napasaya po lagi po na nakasuporta po sa akin si Sir Eherson Pambit. Sir, kamusta na po kayo dyan? Ang sitwasyon po ninyo dyan sa Cagayan, mataas po ba ang bilang po ng COVID-19 dyan sa inyo, yung na mga natamao, nahuwaan ng COVID virus? Yes po, Doc. So far, ang Cagayan, katingin, nasa still na-maintain po yung level po niya. Nag-status, level 3 pa rin po tayo. Especially that may napansin po natin na based on awaiting sa mga news releases, tumataas po pa rin yung cases sa Cagayan. Especially sa Primero City, wherein almost mag-hit na po yata ng 2,000 cases dito sa Primero City alone. 2,000 cases isang araw? Hindi po. Ang active cases ito na po nila ngayon based on the yesterday figures na sa 1,800 na po siya. Oh. So medyo it's quite alarming. So oh, meron po yung level 3 na level po ng together out team. Sir, ibig sabihin marami po ba lumalapit po sa inyo para sa kanilang hospital bill sa medical assistant ng PCSO? Opo, that's why we are also strengthening pa rin yung mga partnership natin, especially through the Malapakit Center, the Cagayan Valley Medical Center. Pero yun nga po, since medyo may restrictions yun sa mga paggalaw ng mga pasyente po natin. So, we are also having a arrangement with the hospital
na para maiwasan yung pagtalisa sa aming opisina, we are encouraging yung online transmission ng opisina to. So sa inyo po, ang ginagawa po ninyo, either diretso na po sila sa malasakit center sa mga ospital, o tapos yung iba naman, pinapa-online na lang po ninyo para maiwasan din po, syempre na baka kayo din po o mga ano natin, mga social worker po natin para hindi po sila mahawaan. Yes, opo. Especially that medyo hindi wala po kang masyadong Facebook na sa opisina. So, yun, we are discouraging actually yung pagtaksa ng mga pasyente. So, we have an arrangement with some hospitals, especially in Tulingaro City, na magtulungan po kami, transmit lang yung dokumento po ng mga pasyente through online or electronic transmission document. Eh sir Harrison, na kanina nabanggit po ninyo, wala po kayong masyadong space ngayon dyan. Pero balita ko po kayo po, ang PCSO Cagayan po ay nagtatayo na ng isang bagong building. Yes po, Cagayan Bayan, we're lucky. Of course, part of the mga pasyente po Cagayan, ongoing na po yung construction ng new office ng Cagayan Bayan. Ito ay dito sa Tumigaw TV. So, at the present po kasi, we are temporarily housed dito sa TVMC compound. Well, siyempre, nakikipag-share lang po tayo ng opisina. So, hindi siya ganun na pang-visit para sa ating mga pasyente. Pagkat po ay ito, naging priority po rin po ng PCSO na magkaroon po ang sariling building ang PCSO Cagayan Bayan. Dati-dati, pag wala pang itong pandemya, itong COVID, sa isang araw, ilan po ba kaya ninyong ma-accommodate na mga pasyente na humihingi po ng tulong po sa PCSO sa dito po sa loob ng iyong opisina? Dito po sa iyong branch ay nakita ko po na marami po kayong pinamimigay po ng mga gamot sa mga barangays at sino-sino po ang mga lugar ang nabigyan po ninyo. So, yes po, Doc. Ito ay bahagi pa rin ng programa ng PCSO, ito yung medical assistance to the branch office. So, just recently, ito ay nabigyan po natin yung areas po ng Peña Blanca. Municipality of Santa Teresita, then nakapagbigay po tayo sa mga barangay, so direct assistance sa mga barangay. 13 barangays in Claveria, and we have 5 barangays in dito po sa Lasang, Cagayan. So ito po yung nangyari distribution for the month of January, and hopefully the next few weeks again, makapagbigay po rin tayo sa mga nag-request na barangay. Kasi na po ay nag-request, diretso na po ba ang request sa inyo o kailangan nila dumaan pa rin po sa Office of the General Manager kay Ma'am Ruina Garma? Actually, ang process po natin, ito yung in-appoint the medical assistant to the press office. So yung mga barangays po natin, they going to request medicine through the branch. Then, siyempre, datan pa rin po sa office ni GM, Ruina Marcia Garma. Pero kadalasan kapag isang barangay po sa inyo nag-request po sila at lalo na ngayon panahon ng COVID, syempre number one ang binibigay natin yung mga over-the-counter medicine, yung mga pang-ubo, sipon, lagnat, di ba? So pagka ganyan, kung nag-request po kayo sir, mabilis naman po ba may papadala ang mga gamot po sa inyo? Actually, ang procurement po ng gamot sa cancer, so mabilis na lang, mabilis na po siya. So mayroon mga cases, 1 to 2 weeks, na-approve na po yan. One week, na-approve na po yan. So kung minsan lang po kasi yan, yung kapag sa procurement po, so especially, if you're going to give medicine na more than 50,000, kaya na po, i-complement package po tayo. May-observe. Pero generally, yung matilis po ang pagbigay ng PCSO ng mga po na nire-request ng ating mga NGO beneficiaries.
So far po kasi nakatutok po ako sa Facebook page po niyo, sir. At nakita ko po na nag 13 barangays. Tama po ba ang nabanggit po kanina? Yes po. At yung mga gamot naman po, yung mga gamot na binibigay po ng PCS o Cagayan Branch, kayo na po ba may uniform package sa po ba o meron din particular request po ang barangay chairman na most mga gamot na mas kailangan nila? So, ginagawa po natin, ang PCS, meron po kaming listahan ng mga gamot na pwede po namin ibigay. Uh-huh. So, ang naging process na lang po namin sa Cagayan Branch is WhatsApp po po yung request ng isang barangay. Ipapalit po namin yung sa kanila, ask them ano yung mga priority medical para mag-address po natin properly. Yung kasi sila po nakakalam kung ano yung need po nila. Mm-hmm. So, sila po yung titili. Based on the listahan na provided sa PCS. Mm-hmm. At meron po kayong panawagan na support us. Napaka-importante po ang aming sales generation para mas makapag-responde po kami sa mga pagpapagaling ng ating mga pasyente, especially this period of pandemic. So, at bakit po ninyo naisip na gumawa po ng ganung panawagan? Dahil talagang marami na po, so far sa nakikita po ninyo, maraming affected po. At talagang ngayon itong Omicron ay hindi pa po tumatatapos kasi based po doon sa ating news kanina, na talagang hindi na raw tawag dito, hindi na raw to mild at marami na talaga tinatama. At dito po, hopefully di po to sa inyo, sana makontrol. At ito po ay yung personal po ninyo itong ginawa na panawagan? Yes po, ito po, unang-una, napaka-importante yan kapag PCS. PCS, of course, the charity of the government. Uh-huh. So, ang source po ng panang PCS for its charity program is always nanggagaling yan sa mga tennis po natin from our mga larong may puso, yung notebook, yung NSPL. Uh-huh. So, napaka-importante po sa amin yung support ng ating mga manalaya para makapag-generate po tayo ng mas malaking changes. And of course, ito, babalik naman po naman sa kanila in the form of justice. So, yan po yung aking panawagan. Always support mga larong may puso ng PCS nationwide. Supportahan po ang mga palaro po namin. Eh, so po, ano po ang nakikita po ng mga kababayan natin dito po, lalo na po sa inyo, nakikita ko na very active po kayo sa pagtulong po sa ating mga kababayan. Kaya nga po, nagsige po ang ngayon yung ating, aside from pagbibigay po ng mga pagtulong po sa kanilang medical kinakailangan, let's say sila po ay nasa ospital, ito po yung mga pasyente naman na yung mga outpatient, yung mga cancer patient, yung mga humingi ng mga chemo drugs, at iba pang mga, at syempre kasi di ba ang natira na lang po sa PCSO yung mga gamot ang chemo and then yung hemophilia tapos yung anti-rejection po sa mga kidney patient. So far po ba ito po lahat ay marami pa rin po ba humihingi dyan sa yung branch? So far, may tinapansinan po natin na medyo nabawasan yung request ng chemo. Although, fortunately, meron po kami isang supplier. So, ang solid kasi problema sa mga gamot, especially sa mga sa chemo drugs, is initially wala po kasi kami supplier. So, i-endorse po namin, maghahanap po ang isang pasyente na naging supplier sa Manila. So, ang ano po kasi natin, bagong sistema po natin, it is the patient who's going to provide that provision where we can address our guarantee letter. So, fortunately, sa ngayon, meron po kaming supplier naman dito sa Cagayan. So, merong mas malapit. Our patient can take or can ask for a patient para sa kanilang medicine request of chemo drug treatment. Ayun po, since po ang Cagayan ay nasa alert level 3, kamusta naman po ang mga larumay puso natin dyan? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang sales? Opo, pinagat po naman po tayo ng national ETF na makapaglaro hanggang level 4. Mm-hmm. So, still, last level 3 po tayo. So, ito lang yung ano natin na we have to comply pa rin. Comply with the health protocols para makakulong din sa gobyerno at makaiwas din sa pag-spread ng COVID-19 virus. Ayun po, ano, kapag Sir Erson, kapag kayo po ay nag-turn over po ng mga gamot at patuloy pa rin po ba na nagbibigay pa rin po pa kayong mga relief food packages sa mga
sa mga apektado, lalo na ngayon? Diyan po ba sa inyo, meron po bang area na na-lockdown na o wala pa naman? Based on ganilang lockdown, okay, mga cases po siya. Pero sa ngayon, ang talagang ang binibigay ko ng cases sa testing. Of course, when last December, nagkakasigyan po tayo ng mga food bags. Kasi sa requesting po nila, sito ay upload ay nagaling sa office ng GM Garna. And then sa Pia Taupan niya. So, nakapagbigay po tayo na mga food bags. Ito ay madalas sa requesting ng mga national government agencies. Nakaroon po na kanyang mga outreach program, especially sa mga malayong lugar. Although for the business of the entrance, nakapagbigay din po tayo ng mga food packs sa mga agta, kapatid natin mga agta dito sa Pagaw, kaganyan. And happy na ang business o nakakarating na rin sa mga malalayo at different na lugar. And actually, we are very, may mga fulfillment po na nakapuro po tayo dito na malalayong lugar at ang business o nakakarating pa rin doon. At oo, katalalo na po sa panahon po ng ating GM, Ruina Marsangarma, ang gusto niya talaga, yung sabi, laro may puso, at the same time naman, yung pagtulog natin, ang gusto po ni GM, nakikita ko, ang gusto ni GM, talaga pinupuntahan sa mga bahay-bahay, ganun din po ba, pinapagawa po sa inyo? Yes po, actually, we are trying our best. Unfortunately, last time na nang tuntil po kami, medyo hindi nagp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 ag
makaiwas po yung kumpura ng tao. Yes. So, yes. Pero meron po tayong cases na we will force na your kangis na lang ng isang barangay. Ang isang barangay kasi yung grupo na mahal ka. Doon na lang po namin ginawa yung activism nito ng footbox. At ano, yun ano, pagka nakakakita sila, kasi nakita ko po na yun na, tarpaulin po ninyo ay nakalagay po ay PCSO Cares. At ito ay Laro May Puso. Wala po nung ano, kasi kay GM Garma talaga to, itong pinalitan po niya na ito ay talagang Laro May Puso. Dahil ang pinapakita talaga ng PCSO na talagang every time na may nangangailangan, kapag po dyan sa inyo, kapag may nasunugan, o kaya naman katulad po ngayon na wala silang kapag sila na lockdown, ang PCSO Cagayan po ba ay nandyan naka-ready, naka-agat ang iyong mga food packages para maibigay po sa kanila? Actually, ang ginagawa po natin dyan is yung ginagawa lang ng recommendation. Atin pa yung patalag agad sa head office for approval. Mabilis lang naman po yan. Mm-hmm. So, pag may cases mo na po ganyan, o especially pag may makalamitis o natural calamities, so yun po yung ginagawa ng plans. Gagawa ka agad ng recommendation para makapag-responde agad-agad. Eh sir, sumasama ka din po ba noong December, yung mga door-to-door na inaabot natin, at ano po ba ang sinasabi ng mga ating mga kababayan kapag ka ang PCSO mismo pumupunta sa kanila, sila po ba ay nagugulat po ba? Ano ang sinasabi po nila? Always pag may nagayon ng DVD ng PCSO, I always make it a point, nakatama pa po po ako dyan. Unang-una, ito ay napagandang opportunity na makita mo rin yung mga ma-witness mo personally, yung mga taong tumatanggap, yung mga reaction po nila. And of course, na-attest mo na rin, nakikita mo na rin yung mga potential areas for field generation. Mm-hmm. At sila po ay natutuwa pag may mga areas po na, well, this is the first time, ang tagal po namin nakita rin yung tinang piseso. Pero first time na naman namin na makareceive din kami ng box for ang piseso. They were happy. Very happy pag may mag-tenyan po siya. At mula nung nag-start itong pandemya, mula 2020-21, ngayon 2022 na, kamusta po ba ang sa nakikita po ninyo ang ating loto, ang sales po natin, ang STL natin, ito po ba sa ngayon ay mas gumaganda na po ba ang sales kumpara doon sa nakaraang dalawang taon? Yes, as compared to 2019, medyo talagang
bumagsak po yung sales po natin yan. And this 2021, nag-improve na po yung sales. And ang napansin po natin ngayon, dati po may bihira po yung nag-apply ng Lotto outlet. Pero ngayon, medyo napapansin ko. So parang kumabalik yung interest nila. So, yun naman, nakatarget kami ng applications na 2 to 4 applications. Yun naman, maraming mga inquiries na dumarating tungkol on how to open or makapag-apply for load outlet. So, nakita ko yung interest ulit. Unlike before, especially nung ng period ng 2019-2020, na medyo madalang po yan. So, hopefully, masustain po ito and sana nagtikta itong ano natin, problema sa COVID-19 and babalik na po tayo sa normal. Oo nga. At ito 2021, Sir Harrison, na di ba maraming tayo mga lotto millionaires. So far po ba, meron po ba, pinalat po ba dyan sa inyo? Meron po tayong millionaires na nagwagi dyan sa area po ninyo? Yes, unfortunately, wala. Ay, wala pa. Pero hopefully, this 2022, mga listeners po natin, mga lotto players po natin sa kaya, makasakali, hopefully may mananalo na rin na jackpot prize dito sa kaya. Oo, kasi ang ano, ang daming, talaga alam mo na, tapos si Kobola, 2021, tapos ngayon unang buwan pa lang ng itong January pa lang, ang dami na nananalo, pero ngayon, ang napansin ko, ay hindi lang isang, let's say, sa isang lotto games, isang game, may nahati sa dalawang tao, pero sabi ko, malaking pera pa rin yun, di ba, sir? Yeah, of course, tama ako. Malaking, pulong malaking pera na po yan, na pag-alam ng ganitin na isang nanalo, it would sustain him or her, o siyempre, sobra pa yan, para sa kanya. Ano po ba ang, ano po ba ang campaign ng PCSO Cagayan? All part po, yung inapakit po natin na sana napaka-importante na ang mananayak po natin. Kaya very beautiful yung pieces of the brands. We are making our charity services more accessible. Umiikot po kami na gustong-gusto sana namin na ang mga mananayak po natin ang nagpumotivate na kami laro. Na tumaya, it's the temporary of winning, kundi dahil doon sa nagustuhan na rin nila makapag-compete contribute sa charity fund generation ng PCSO. So, ito sa atin, nakaisip ng tao. When I have extra fund o extra money na pwede ko namang itaya, pag naipon ito, makatulong pa rin sa PCSO, especially sa charity fund generation. Kapag po, sir, kapag ka, siyempre, kapag kami mga tumataya o mga naglalaro po doon sa area po ninyo, yung pera po na naiipon, na generate, ito po ba doon para sa inyo yun o sama-sama po sa kumbaga sa lahatan na? Iniipon to and ultimately it will be remitted to PCS or head office. So dito po naiipon. So we have alam po natin yung sales figure natin, alam po natin yung revenue, which is the basis ng computation ng charity funds. Of course, meron na po kami mga budgeted videos for our charity program. So alam po natin dyan, definitely, kung maganda yung sales natin, lumalaki yung budget natin for charity assistance. So nag-plug-plug-tweet po yan, hindi po naka-fix na ito po yung budget mo for the month. There's always this possibility na next month magbago po yan dahil siguro dahil nga mas malaking sales na generate. Pero yung malaking sales na na-generate, ito po ay depende po sa branch din ninyo o depende yung sa kalatan na. Tapos syempre ina-adjust na nila kung how much budget per day na pwede ibigay ng bawat branch. Pangkalahatan po, ang competition po niya, so titignan po distributed po yan sa branches. Then nakikita rin po ng anil nila yung charity fund utilization ng bawat branch. So pag nakikita po nila madalas na na-overs yan o 100% utilization or marami pa rin mga unserved. So ito yung mga naging thesis din para madagdagan yung pondo ng isang branch. Eh sir, ano po ba ang nagiging reaksyon ng ating mga
mga lumalapit po sa atin dahil po sa universal health care law, 'di ba, nabawasan ng ating charity fund. Kasi yung iba mapupunta na po sa universal health care, so medyo maliit na po ang budget natin. So kapag sila po ay nakakatanggap po ng guaranteed letter mula po sa inyong branch, ano po ba ang sinasabi po nila? Yes po, actually sa ngayon, may bracket po tayo sa for the urban and medical distance. Pero yes, we have hindi na po natin na ma-maximize the transportation based on the amount or yung bill po nila. So, ito pinapaniwala na rin po natin sa kanila na kung bakit yan na lang yung delivery ng business. Important na naman na ngayon, at least makapagpagigay pa rin tayo ng charity. And ito yung madalas po kasi natin napapansin na ang mga pasyente po rin parin natin na atun sila sa mga private hospitals. So, we are also promoting na Cagayan Valley Medical Center is a big hospital and kaya-kaya naman yan i-address. Yung mga cases na tinutulog nila sa mga private hospital. So, hindi ko ang tamsig din. Ano ba ang CDMC? Especially that all charity services are will soon be forced through the malasakit na tayo na. Ata sir, yung sa mga nais po mag-open po ng Lotto outlet, ano po ba ang requirements para sila po ay maari po makapag-apply? And then ano po ba ang, how much po ang puhunan at area na kinakailangan nila kung sakali gusto po nila mag-open ng isang Lotto outlet? Opo, yung mga prospective applicants na ano po natin dyan, ang initial investment po natin dyan, yung application fee, which is 2,500. Then pag na-upload po yan, sila na po yung, we're going to provide them the specification for the local test. Mag-design po tayo, no? So ito gagawin po nila. Then for the installation cost, meron po tayong 10,000 na installation cost. So after that, meron po tayong, siyempre, they will be handling the government fund. So meron po tayong ni-require po natin yung surety fund sa kanila na which is usually this is for a 2-year operation lang po siya at ipapay po nila sa GSIS ng premium po nito more or less 15,000. Although we are also advising them na kasi po pag surety fund po sila there are also documentary requirements that are required to be submitted. So and besides yung 13,000 po nila siyempre expense na po nila so if they have the extra fund nalang dito sa probinsya, ang cash fund po niyan is 100,000. So, makakaiwas po sila dun sa expense na 30,000, if they're going to post a cash fund na 100,000. Anyway, yung 100,000 na po yan is once na they're requesting for termination or for some reason, i-end na nila yung contract po nila, i-send to the fund to the bank, the 100,000. Sir, ano po ba ang yung mensahe po sa ating mga sa mga nakikinig po sa atin ngayon at syempre po sa mga nanonood po sa atin at talo na po sino gusto niyong batiin dyan sa Cagayan? Yes po, sa ating mga kababayan sa probinsya sa Cagayan at po sa Reservoir, of course, napaka-importante yung suporta nyo sa PCSO games, sa mga PCSO na darong na puso ng PCSO. Ang PCSO magiging mas effective, mas magiging responsive, makapagbigay ng mga charity services. Kung ang nasusustain po natin o nag-improve po yung sales natin. So, 30% po yan, of course, pupunta sa charity fund ng PCSO. Ito ay gumabalik din po sa inyo. So, supportan po natin PCSO. Taya po tayo, not just for the sake of winning, but of course, of our intention to help also sa ating mga pasyente. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Harrison Pambit, ng branch manager po siya ng PCSO Cagayan Branch. At thank you po. At sa susunod po ulit, kapag po meron po tayong mga update po, yung mga aktibidad po ninyo dyan sa Cagayan. Maraming salamat po. Maraming po salamat po.
At ang nakasama po natin muli ay si Mr. Erson Pandit, branch manager po ng PCSO Cagayan Branch. At yan po ang ginagawa po ng PCSO sa mga naglalaro. Kaya nga tawag po na ng PCSO ay Laro May Puso. Dahil po sa bawat taya po ninyo, mas marami po ang 30% ng kasi ang ganun po ang sistema po ng PCSO. Yung pagtaya po ninyo, yung let's say ang 20 pesos po ninyo, yung 20 pesos, yung 55% po ng 20 peso, ito po ay yun na para sa price fund. Kung sakali ini-input po yun, hanggang lumaki na lumaki ang premyo. And then yung 15% para sa operational, para yun sa pangsweldo, sa pangbayad, sa upa, lahat-lahat po. And then yung 30%, yun na po ang sa charity fund. Tapos yung sa charity fund naman, ang 60% ay ito po ay napupunta na po sa universal health care. Yun po na itabi na po yan ng PCSO hanggang kapag once na maayos na po lahat ang universal health care law, ito ay tuloy-tuloy na yung pondo ng yung 60% ng 30% doon napupunta kay, and 40% dito po napupunta sa pagtulong po sa mga pasyente na sa mga manlalaro natin o kahit na hindi po kayo tumataya, kasama ang binibigyan pa rin po kayo ng medical assistance ng PCSO. Let's say kapag po nakasila po, katulad na banggit po ni Sir Eherson, ay iba naman po ay through the Malasakit Center, sila na po nakipag-usap. So doon na po diretso sa ospital. And then yung sa iba naman po, through online dahil nga po sa itong Omicron, siyempre iilan maliit lang ang kanilang espasyo at siyempre nilimitahan po nila, baka siyempre baka mapilay o baka magsara ang PCSO, mas nakakaano, mas hindi makatulong. So sa pansamantalagan at higit sa lahat, baka sa loob, baka malapit na po matapos yung bagong building pa, ang pag-aaral na po ng PCSO, may sariling tangga opisina at ito po ay sabi daw niya mga 3 floors po. So makakapag-cater na po ng mas marami ang PCSO, mas marami na po ang matutulungan. Kaya ang panawagan po ni PCSO, patuloy po ni ang yung pagtangkilik po ang bawat 20 pesos po ninyo. Siyempre ang nauna po ang gusto natin ay manalo, 'di ba? Malay mo kung isa kayo magiging instant millionaire. Okay naman, pero ang dapat po ang mas priority po natin na kung tayo po ay kumbaga tayo ay mas may sobra o yun ang inisip natin, hindi to sugal, ito ay parang laro na may puso. Na ang purpose lang naman po, hindi pupunta lang po kayo sa mga lotto outlet. Kung wala po kayong, katulad sa akin, wala po akong special number o inaalagaan ng number, sasabihin lang po ninyo doon sa cashier, sabihin po ninyo na ang gusto lang namin, gusto lang po namin makatulong. Tata, meron po silang, sila na po ang computer generator na po, na sila na ang magbibigay sa inyo ng number. Lotto pick ang tawag nila doon. So, ganun lang po sa halagang 20 pesos, malaki po talaga ang naitutulong. Yung sa mga, lalo na po sa mga ospital, nakikita po ninyo, maraming lumalapit. Kapag may naalam po ninyo, ang napapansin ko po, kapag ang isang pasyente, pagka nakasakit, bukang bibig po nila, lumapit tayo sa PCSO. Yan ang lagi sinasabi. Talagang nakilala talaga ang PCSO sa pagtulong talaga, sa pagtulong sa lahat ng nakasakit. At kapag may sunog, kapag may kalamidad, may bagyo, may bagyo, at ngayon naman, ang PCSO po ay naka-ready yan kapag once na sumunod. Let's say kapag po kayo naman, kayo mga sa barangay, o meron po kayong malaking organization, at ayos po ninyo mag-request po ng medicine, pwede naman po kayo mag-request. Masusulat lang po kayo sa Office of the General Manager, i-attention po ninyo kay Vice Chairperson and General Manager Rowena Marsangarma na kayo po ay magre-request po ng gamot. Ito po naman titingnan po ni GM Garma at i-endorse to na po ito sa kung saan branch po ang malapit po sa inyo. Yun nga lang po, kailangan mag-replenish po kayo ng report kung saan po ninyo binigay yung gamot. At let's say after 6 months, kung nais pa ninyo, pero sa ngayon talaga kailangan ng gamot, pwede po kayo mag-request po sa PCSO para makatulong po kayo. At sa mga nag-retire na po, yung mga meron pong mga nag-retire na po sa trabaho, at ang gusto po ninyo meron maliit na pakikitaan, meron income o meron kayong business, pwede po kayo mag-apply ng lotto outlet. At maliit lang ang puhunan,
Kung lalo na kung meron kayo sariling lugar, meron kayo may space, maliit lang ang kailangan na space eh, para makalibre po kayo sa upa. E di isang tao lang naman ang kailangan dahil meron naman po talaga provided yung machine na pinipindot lang, lalabas na po ang resibo o yung ticket. At yung magandang isang maganda din ano yan, isang investment kung kayo po ay nag-retire at hindi niyo alam po anong business na yung papasukan. Siyempre, ingat po tayo. Kaya maraming maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa pang-Biyernes na edisyon ng programang nagatit ng tamang impormasyon at tamang serbisyo ang health and travel at serbisyo publiko, hatid sa inyo ng PCSO, ng Leo Tires at ng GCK International Incorporated. Muli tayong makita-kita muli sa January 24 para sa mga para sa isa naman makabuluhan kwentuhan sa ngalan ng aking mga kasama sa produksyon, William Maglente, writer-researcher, Barry Yumol, cameraman, Jun Boho, ang aming editor, si Ma'am Elsa Judeda at sa mga technician po ng DWBL. At ang magandang umaga kay Diane Andrina. Hello, good morning ma'am. Thanks for the update. And kay Angelo Reda. Good morning Dr. Hilda. Ong happy weekend. Stay safe. Oh, God bless po sa taga Malolos, Bulacan. At yan po, ako pa rin po si Dr. Hilda Ong, ang agaran sa Bisyo Lady, na nagahangat ng isang maganda at makabulong araw para sa inyo at sa inyong mahal sa buhay. Mamayang alauna po ha, tutukan po ninyo ang Radio Veritas DZRV 846. Mamayang nandun po ang yung agaran sa Bisyo Lady sa Caritas in Action, Radio Veritas. Mamayang alauna po. Magkita-kita muli po tayo mamayang hapon. Patuloy tayo mag-ingat po ha sa COVID-19 na itong Omicron virus. Ha, hindi ito mild, talagang grabe na po ha ang hawaan. Kaya magandang umaga po sa inyo. Ciao, sang hao. I love you. What ya diwa ay ni. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Simula pa taong 1833 hanggang sa kasalukuyan,